Hi guys, sa sapang braces tayo with Mr. Wing and Mr. Bear over there. Forever young. Forever young. Hi guys, so last appointment ko sa dentist ko, sinabihan niya na ako na tatanggalin niya next month, which is March, yung braces ko. And dahil dyan, nag-ready ako ng mga questions na possible na tinatanong sa amin na may mga braces. So, unang tanong, bakit nagpapalagay ng braces? Nagpapalagay ng braces para maayos yung alignment ng ngipin mo. It's either mas front yung ngip, mas forward yung front ay upper teeth mo, or mas up forward yung lower teeth mo. Yan yung mga rason. Pero sa case ko, mas forward yung upper teeth ko compared dun sa baba ko. Kaya kapag ka nag-i-smile ako, parang hindi na nakikita yung lower teeth ko. And that's why, yun yung main reason kung bakit ako nagpaano. Next is, para maayos yung alignment ng ngipin mismo. Yung medyo pantay-pantay naman siyang tingnan at may hindi, may forward, may medyo papasok, may forward ulit. Kasi ganun yung nangyari, ganun yung ngipin ko talaga dati. Forward yung first two teeth ko dito sa gitna, then medyo napaloob itong dalawa. Ito. Then yung next naman, medyo forward na naman. So, ganun yung tsura ng ngipin ko. Maayos siyang tingnan eh. Overall, pag nagsasalita ako, maayos naman siya. Pero, dun ko lang na-realize na parang kakaiba nga siya ng nakabita na mismo ng bracket. Kasi talagang makikita mo na parang zigzag talaga siya. Saka may gumagasga sa'yo. Kasi nga, hindi nga sila pantay. Hindi pantay yung pag-bite ko sa mga pagkain. Sometimes, isa lang talaga yung part ng ngipin na ginagamit ko. Since, yung mga ngipin ko din that time is medyo sira-sira. And, akala ko okay lang siya. Napapaayos ko lang siya, papapasta ko lang. Pero, hindi pala ganun lang yon. Kasi, pagka may tinanggal ka ng ngipin, for sure, masisira yung pagkaka-arrange ng ngipin mo at pwedeng mag-move siya. At, yun yung magpo-cause na magkakaroon ng mga space yung ngipin mo. So, yun yung iniiwasang mangyari. That's why my dentist ay nag-recommend na magpalagay ako ng braces para maayos na din yung ngipin ko sa process din ng pag-aayos ng ibang ngipin. Next question, masakit ba magpalagay nito? Yung process na paglalagay ng brackets at kung ano man sa ngipin mo, hindi siya masakit. Ang masakit at nasaktan talaga ako is yung mga pag-ayos, pagbunot ng ngipin ko. Nagkaroon din kasi nang naranasan ko sa magkaroon ng pulp cupping, ba yung tawag doon? Tapos may restoration pa silang tinatawag. Napakalalim ng kine-create niya na pagkayod sa ngipin ko. Mararamdaman mo talaga na parang kinukus ko siya at kung ano-ano mang ginagawa niya sa ngipin ko. Natatakot ako na maramdaman ko siya. Pero nice kasi nilagyan nila ng anesthesia yung process na yun. Kaya, okay lang. Tatlong ngipin nga pala yung pinagawa kong ganun. So, every month, alam mong mag-a-under ko sa isang ngipin ganun. So, oh my gosh. Best time to start braces. Best time to start braces is when ready ka na financially. Kasi medyo mahal talaga yung babayaran mo kapag ka nagkaroon ka ng, nagpalagay ka ng braces. At hindi lang yon, plus pa yung mga kailangan mong ipaayos ng ngipin, kailangan ipabunot ng ngipin, yun, kailangan mo rin pag-ready ka na. Gano'ng katagal magpalagay ng braces? Yung paglalagay ng mga brackets, rubber bands, and yung wire, yung pagkakabit ng tatlong yun, feeling ko umabot lang sila ng 45 minutes. Pero yung nagtagal talaga, is again, yung pagpapaayos nga ng mga ngipin ko. Kasi ilang oras ako nakanganga lang ako. Pagka nakaka-close ko lang yung bibig ko, manhid na manhid pa nun, pagka ipapag-gargle nila ako. Pero, all throughout the process, nakanganga ako. Talagang damundam ako na, kaysa na matapos na. Yun talaga, kailangan mo maglaan ng medyo matagal ng oras. Lalo na dun sa installation ng Ah, gano'ng katagal yung braces ng ngipin? Pagkakabit mo, bukas agad tatanggalin siya. Hindi, ano? Iba-iba eh. Depende sa dentist mo. May ibang dentist na magsasabi 2 years, 3 years. Pero sa akin, ang sabi lang talaga, 1 year. Simula pa lang sinabihan na ako na kaya siya ng 1 year. Depende lang siguro sa condition ng ngipin mo. Siguro yung iba, yung ate ko, nagtagal siya hanggang 3 years na siya ngayon and
di pa rin niya alam kung hanggang kailan. Kadiri ba ito? Kadiri. Kung iisipin mo yung lahat ng laway na mapupunta sa mukha mo, lalo na sa process ng cleaning, sa process ng pagtatanggal nila, ay pag-aayos nila, siguro masasabi natin kadiri siya, pero laway mo naman yun, mas kadiri siguro siya kung ano, kung laway ng ibang tao. So, onting tiis para sa kaganda. Magkano ang kakailanganin pag nagpalagay ng braces? Magkano? Umabot siguro ako ng 90 or 100 or aabot pa ako ng mas higher doon. Kung bibilangin lahat kasama ng installation, kasama na yung pagpapaayos ko. Tatlong ngipin kasi yung kailangan i-pulp cupping sa akin. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na pasta na pwede pang madagdagan. Tapos, dalawang ngipin na kailangan bunutin. Or apat ata. At ng ipon ko, halos napunta sa ipin ko. And, hindi ko naman inaano na masama yun. Pero okay lang. Para naman siya sa isang taong pagtitiis lang. And then, happiness na all throughout. So, why not? Mahirap ba magsalita pagka may braces? Right term for me is awkward. Since may foreign object nga sa ngipin mo, lalo na yung mga first week ko na pagkakaroon ng braces, parang ganito baka magsalita. Ang gumagano ako kasi feeling ko talaga mahirap. Parang iba yung feeling niya kasi meron ng parang humaharang sa pagsasalita mo, may humaharang sa ngipin mo. So, yun. Awkward siyang magsalita, tapos feeling mo pa may iba kasi parang may lumalabas na hangin kung saan man, tsaka may laway na tumatalsik, yun, awkward. Pakumain. Sa pagkain naman, medyo hindi ako nahihirapan since ang mga kinain ko lang naman yun, lunok agad, mga lugaw, o kaya talagang pinipino talaga ng nanay ko yung pagkain kasi naaawa naman siya sa kalagayan ko. Kasi parang hindi talaga, ano eh, iba yung feeling pagka parang medyo sensitive siya, lalo na yung first month to tsaka yung mga araw na pagka nagpapa-adjust ka, nagiging sensitive siya eh, kasi parang mas hinihik, di ba pagka nagpapa-adjust ka, hinihikpitan, niluluwagan or anything, so may pagbabago, so parang nagiging sensitive yung ngipin mo na parang nahihirapan kang i-bite sila. Pero after ilang araw naman, babalik na din siya sa normal na parang nakasanayan na siya ng ngipin mo. And matatakot ka lang, lalo na pagka sa mga unang buwan na baka matanggalan ka agad ng bracket. Kasi pag natanggalan ka ng bracket, for sure may payment siya. Ito ang mga bawal kapag may braces. Sabi ng doktor ko, bawal daw yung cola. Pero nung last December, hindi ko alam kung dahil ba doon galing kaya bawal yung mga cola. Kasi parang Christmas season siya. So, ang madalas na mga drinks sa bahay is soft drinks or anything. So, ang paborito kong inumin nun is Royal. Yung bracket ko, color blue siya. Tapos talaga kong umiinom ng Royal. Next thing in the morning, pagtingin ko, kulay green na yung rubber bands pala. Sorry. Rubber bands ng ngipin ko. So, kaya pala siguro bawal yung cola. Yun yung sabi ko. Pero feeling ko hindi naman din yung dahil lang dun yung baka may effect din siya sa mga metal, kaya bawal yung mga cola. So, yan. Bawal pa rin yung mga matitigas na pagkain. Kasi baka masira yung brackets. Siyempre, pagka nasira yung brackets, baka lalong tatagal kasi dapat may nagaganap eh. May pagganap sa ngipin mo. So, ingat lang sa pagkain. Feeling ko, pwede mong kain. Sabi din, bawal din yung chewing gum. Hindi ko din na-try na mag-chewing gum. Pero, dedicate kasi siya sa mga bracket feeling ko. Kaya hindi ko na din trinay all throughout that one year. Hindi din ako nag-bubble gum. So, hands down for me. Buti na lang hindi din ako mahilig sa mga ano. Pero nag-candy ako. Tinutunaw lang naman yun eh. Di ba? Pwede naman. Pero, ingat lang talaga. Alagaan lang din yung ngipin. Dahan-dahan. Gusto mang kainin, dahan-dahan, huwag mo madali. Kasi sayang naman ang mga binayad mo. Ano ang dapat tandaan kapag may braces? Kapag may braces ka, sunod ka lang sa mga payo ng dentist mo. Kung may bawal, try mo na huwag talaga siyang gawin. Tapos kung may kailangan man siyang ipalagay sa'yo, katulad itong mga elastics na to, para naman sa'yo yan eh. Medyo ano lang,
mahirap lang magsalita or awkward lang din magsalita kasi parang hindi mo mabukas yung ngipin mo. Pero pag nakasanayan mo na siya, tingnan mo, bilis-bilis ka na magsalita eh. At medyo mabahit ako this month kasi nga last month na gusto ko masunod lahat ng mga sinasabi ng dentist ko. Kaya as much as possible, matagal siya sa ngipin ko yung rubber bands na yun. Pero yung iba, ginagawa nila night lang. Pero sabi naman kasi ng dentist ko, at least 20 hours. 20 hours, so talagang yung line lang ng skip nun is yung pagkain mo. Pero minsan pagkatapos ko kumain, nagchichekahan na ako. Pagka-toothbrush ko siya, ako lang nalalagay yung mga rubber bands. So, sorry. Sorry po. Tapos, brush your teeth. Each and every one of your teeth. Like, round and round. Follow kung paano yung tamang pag-brush ng teeth, lalo na sa mga braces katulad natin kasi mas sisiksikan siya ng mga pagkain yung bawat bracket mo, so ingatan mo lang. Kapag ka nasiksikan ka, tapos nag-stay dyan, yun pa yung paka masira yung ngipin mo, so ingatan mo na lang din. Flossing is also important, isa-isahin mo bawat gilid ng ngipin mo. Tsaka, ingat lang sa mga kinakain, ingatan na huwag matanggal yung mga bracket as much as possible. Let me say about kung saan ba maganda magpalagay ng braces. In my case, ang pinakamaganda palang magpalagay ng braces, you need to think of these factors. Dapat medyo malapit sa place nyo yung dentist nyo. Kasi parang mas madali, dahil monthly mo nga siyang gagawin para hindi ka tamarin, kailangan monthly makapunta ka. So, pagka medyo malapit siya, medyo mas advantage siya kasi alam mong nandyan lang siya. So, katulad ko, ang bahay ko dito sa may Ligarda, yung dentist ko sa may recta. And I also recommend, lalo na sa mga taga-Manila lang, yung dentist niya. Kasi, yung clinic niya. Since, child-friendly siya. Color pink, everywhere, Hello Kitty, like na like yun ni Doctora Ong. Yan yung pangalan ng dentist ko. And half Chinese siya. Pretty siya, girl. Kaya hindi ka matatakot kahit na yung mga bata. Hindi sila matatakot kasi napaka-approachable niya talaga. And thumbs up kasi pagka ganun kasi yung surroundings mo, parang less na makakabahan ka. Lalo na yung mga katulad ko na medyo may katakot, natatakot din sa mga anesthesia, sa mga injections and everything. Pagka nilagay niya, okay na. Kasi medyo magaan yung kamay ni Doc eh. All throughout that 1 year, naalalayan niya ako, napayuhan niya ako, and pwede mo siyang kontakin through their contact numbers. Yun yung pinakamaganda eh. Kasi parang pagka may bagong naganap sa ngipin mo, kung may matanggal man na bracket, kung may naramdaman ka mang sugat, tapos nasasabi mo yun sa dentist mo, nasasagot niya agad. Parang feeling mo, nagagabayan ka sa mga process ng braces mo. So, yun. I also recommend Dr. On from her clinic sa... Ang pangalan niya pala ng clinic niya is Glamis Dental GD Clinic. Glamis... Yun lang. So, yun mga besh. Niready ko yung mga questions na yun kagabi lang. Inaantok na ako. Hindi ko alam kung saan ko napulot yan. Pero yun naman kadalas ang tinatanong sa amin eh, na may mga braces. Kung sa lahat ng may planong magpa-brace, I encourage you to do so. Or pa-check up muna kayo. Or ang tawag doon? Tanungin nyo muna yung dentist nyo kung talagang kailangan nyo ba talaga magpa-braces. At kung kailangan nyo man, ready certain things like yung finance nga and yung sarili mo, i-ready mo na lang siya along the process. Kasi yung mga tipong wala ka namang magagawa. Kasi pag nakaupo ka na doon, gagawin na lang ng dentist yung gagawin nila. And so, that's it, guys. That's for today. Maraming salamat. And see you again to my next vlog.